everyone. Welcome sa mga bago at welcome back sa mga dati ko nang mga subscribers and supporters. Mayroon na naman akong panibagong recipe na ipamahagi sa inyo. Alam ko magugustuhan nyo ito at napakasarap. Ngayon ay kailangan lang bago ko ipakita sa inyo, paki-like muna at mayroong share. Paki-share na para makikita sa lahat ng mga friends nyo kung anong mga nakikita at nalalaman nyo. At syempre, huwag kalimutan, paki-subscribe at may bell sa gilid. Ayan, pindutin na. Hit na yung all sa itaas para ma-notify kayo sa lahat ng bagong videos nila. Tara na mga ka-flavors, ituro ko na sa inyo. Bumili ako ng isang kilong baboy na yung pork belly. Tapos, yan. Ganyan, oh, ang gandang klase ng karne. Ang pork belly ang pinili ko dahil mas masarap siya pag iihaw. Ngayon ay hugasan mong mabuti. Kailangan hugasan ng mabuti at prepare ka ng kalamansi para sa pag-marinate mo. Ngayon ay ihiwa mo ang kalamansi. Hati, tapos ayan, tanggalan mo ng buto. Yan, pigain mo. Kung may strainer kayo, pwede rin kayong strain nyo. Ayan, ganyan lang. Pinisa ko na. Pinipiga. Ayan, tinanggalan ko na siya ng juice niya para mapunta sa ating karni. Thank you. Tanggalin talaga yung mga buto kasi pait yun. Kaya, tanggalin natin. Tapos ako nilalagay ko yung balat niya balik para babango yung ating niluluto. Pagkatapos ay tanggalin din yung kanyang balat or katawan ng ating kalamansi para lalagyan natin ng soy sauce. Yung silver swan ang ginamit ko. Ayan. Kailangan talaga yung huwag naman masyadong marami. Yung ganyan lang kadami, yung makukuha talaga at masisip-sip talaga ng ating karne, yung ating soy sauce at saka yung ating calamansi juice. Yan, katas ng ating calamansi at ang soy sauce ay napakasarap para sa ating marinade na karneng baboy. At dahil sa sarap, ay kailangan din natin yung ating nor pork cubes. Kailangan din natin lalagyan ng ating nor pork cubes para talagang kukuha siya ng lasa sa ating karne. Ayan. Ayan. Kailangan ihalo natin ito sa sabaw ng ating marinade. Tapos ay ihalo natin sa ating karne para sasarap talaga yung ating marinade na karneng pork belly. Ayan. Pag nailagay na natin, kailangan ihalo talaga natin yung ating cubes para mapupunta ang lahat ng kanyang sarap ng lasa ng ating cubes sa ating karne. Ngayon ay meron tayong 3 cloves of garlic na pipisain natin at isama natin sa pagmarinade ng ating karne. Para mawawala din ang lansa, ay meron tayong isang kutsarang ground pepper. Ayun, isama natin doon sa pagmarinade natin para mawawala talaga ang lansa. Ngayon ay i-mix natin mabuti para makuha ang bango ng ating pamintang durog sa ating karne at masasama para mabango at masarap. I-mix lang nating mabuti. Tapos na nating na-mix ng mabuti, prepare tayo. Binili ko ito yung plastic, pang plastic cover. Ayan, lagyan natin ng cover para ma-preserve talaga siya. Kaso lang hindi kasya at malaki. Hanap tayo ng lalagyan na maliit, i-transfer natin para talaga masikip siya at sip-sip niya talaga yung nilagay natin.
Dahil nakasipsip na ng 3 oras, kaya magluto na tayo. Ang bango-bango. Ayan, nagsalang na ako ng turny para sa ating uling. Ayan, oh. Ayan. Kailangan nakababoy siya ng 3 hours. O kaya, kung magmamadali kayo, pwede lang naman. 30 minutes, basta ibabad lang siya, takpan ng plastic. Ayan, ngayon. Ayan. Yung usok niya ay kasi bagong lagay siya. Yung apoy niya ay nalalagyan ng mantika ng baboy, syempre umuusok siya. Pero ayan, may ready kami na mini fan para pang pataboy ng usok. Ayun po, o diba? Yan, ganyan lang ka, simple. Yan. Yan po. Ayun. Ang bango. Wala pa nga naluto, pero ang bango na nang nalalagyan na yung apoy. Ang bango. Ayan. Nagka-ano yung apoy, pero matatanggal yan dahil meron kaming mini pan. Ayan. Oo. Diba? Ayan yung mini pan. Kaya, mawawala lang yung usok na yan. Okay. So, dahil nilalagyan namin ng soy sauce at sauce ng kanyang marinade para sa sarap at maging juicy siya, ayun, umusok na uli. Pero wala yun. Dahil sa mini pan namin, ayan, oh. Pwede, tanggal ang usok. O, diba? Ayan, ngayon, andyan na naman. Ayan, oh, wala nang usok. O, diba? Ang bango. Ang bango, mga ka-flavors. Hindi pa luto. Pero ang bango na talaga. Nakuha niya yung amoy ng pepper. Ang bango talaga. Para lang kami nag-picnic, diba? Ayan, oh. 1 kilo binili ko. 2 lang kami ng grandchild nakakain. Oo, bosin namin to. Kasi, ang sarap talaga nito. Siyang tagaluto at akong tagatimpla. Ayan, oh. Oh, ayun. Siyang tagaluto at akong tagatimpla. Siyempre, kaming 2 ang tagakain. Ayan, dahil luto na, kaya nilipat na namin sa lalagyan. At dahil may natira pa, kaya, ayan, ilagay na natin para maluluto talaga lahat. Naku, nahuhulog. Lipat na natin, huwag ganyan. Ayan, o, oh, ganyan. Kasi, mahaba kasi. Kaya, bending na lang siya. O, oh, nakabend. Sige lang, basta maluluto, masarap yan. O, oh, ganyan. Diba? Kaya, ganyan ang pagkaluto. At ganyan din ang ilalagay niyo para ito'y masarap. Kaya nako, sarap na sarap talaga. Bango talaga, mga ka-flavors. O, oh, diba? Ayun, ganyan lang. Ayun. O, oh, ganyan lang ang pagluto. Tapos, pag medyo na golden brown na siya, spread natin ng oyster sauce. At saka yung sabaw ng marinade niya. Para masipsip ng ating karne yung ating minarinade niya. Yan, o diba? Ganyan lang. Ganyan kasarap ang ating niloloto. Dahil golden brown na siya, kaya baligtarin na. Para kakain na tayo. Ayun. Baligtarin na natin. Kasi luto na siya. Ayun. Para kakain na. Dahil aso, sobrang sarap. Ayan, ngayon luto na. Kailan ang kukuha? Putlong ko yun na ron. Pagkadalita. Tingin pa lang, juicing-juicy na siya. Dahil yan ay pag nagka-golden brown siya, nilalagyan natin ng sabaw ng minarinade at saka soy sauce. Ganyan kasarap ang ating niloloto. Ganyan lang, balik-balikan. Ulit-ulitin lang yung paano natin niloloto.
hanggang sa maubos natin ang lahat sa pagluto. Yan, ganyan. Dahil luto na lahat, kaya i-prepare na natin. Dahil ang sarap na sarap na, oh. Ayan, ang bango talaga, mga ka-flavors. Ayan. Yan, malapit ng maluto at ready na natin. Kitang-kita nyo naman, ang ganda, di ba? At ang ganda pa ng pagkaluto, lutong-luto at juicy talaga. Kaya ito na, sa lalagyan natin at slice natin para madali lang natin kakainin. Ayan, ngayon, andito na at lutong-luto na. Ayan, oh, kita nyo naman, di ba? Ang sarap nito. Nakatikim na ba kayo ng ganito? Ayan, oh. Wow, oh, di ba? Sarap yan. Kaya ayan, luto na. Kitang-kita niya mga ka-flavors, di ba? Ayan, so tikiman time. Ayan mga ka-flavors, itong uunahin ko. Oh, ay, ito lang muna. Wait mga ka-flavors ha, kasi gusto ko talaga yung lutong-luto. Ayan, ito. Yuhuu! Ayan o, oh, diba kitang-kita na juicing-juicy at lutong-luto talaga. Kaya, sarap na sarap talaga ito. Mmm! Wow ha, sarap! Lumas na be? Kung meron naman yun. Malambot lang ang balat. Sarap kasi pag balat. Gusto ko rin yung balat kaya. Ang lambot lang. Sarap! Mm-hmm. Mm-hmm. Sarap! Ayan ha. Sarap talaga. Mm-hmm. Kaya ko ubusin ito. Lahat ng ito. Kaya kung nagustuhan nyo ang video, paki-like naman. Sarap oh. Sobrang sarap. At huwag kalimot paki-share na para makikita sa lahat ng mga friends nyo kung anong mga nakikita at nalalaman nyo. Siyempre, huwag kalimutan paki-subscribe at may bell sa gilid. Ayan, pindutin na! At hit na yung all sa itaas para ma-notify kayo sa lahat ng bagong videos na i-upload ko. Kaya mga ka-flavors, thank you for watching! See you next vlog! Bye!